light from the Word, our daily study of the Scriptures in our time. Magandang umaga po. Ang tatalakayin natin ay Job chapter 20. Babasahin ko muna ang verse 4 hanggang 11. Hindi mo ba nalalaman na buhat pa sa simula na ang tao ay ilagay sa ibabaw ng lupa? Ang pagmamataas ng masama ay hindi nagtatagal. Umabot man sa langit ang kanyang katanyagan at ang kanyang ulo sa ulap ay umabot man. Ngunit tulad ng alabok, ganap siyang mapaparam, ang hantungan niya ay hindi alam ng sinuman. Siya'y parang panaginip na mawawala, parang pangitain sa gabi, di na muling makikita. Di na siya muling pang makikita ng mga dating kaibigan at kapamilya. Makikisama sa mahihirap ang kanyang mga anak. Kayamanang kinamkam, mapapabalik lahat. Ang lakas ng kabataan na dati niyang taglay, kasama niyang mahihimlay sa alabok na hantungan. Ito ay ang sagot ni Sofar na naamita kay Job dahil sinabihan siya na mali ang pag-uusig nila sa kanya ng tatlong kanyang kaibigan at binalaan niya na mag-ingat sa talim ng tabak nang siya maghahatid ng parusa sa kasalanang sila'y nahuhusga sa kanya. In a sense ay tama si Sofar na ang mga masasama ay matatapos din. Hindi magtatagal ng kanilang mga buhay, ang kanilang kalakasan ay maikli. Ang kanilang mga anak ay maghihirap muli. Ngunit kung ito ay in-apply nila kay Job ay ito ay mali. Dapat kilala nila bilang kaibigan si Job at ito'y walang tinatagong lihim na kasalanan. Pero dapat nating tandaan din na sa mundong ito, hindi ganong kabilis ang pagkawala o pagkahimlay ng mga masasama. Si Adolf Hitler ay 1930s pa at 1945 namatay. So, 10 taon. Sa atin ay si Marcos ay naging at simula ng martial law 1972, natanggal sa kapangyarihan ay 1986. So, mahahabang panahon ito para ang kasamaan ay matigil. At hindi ganun kabilis. Siguro kung titingnan ang perspective ng eternity ng walang hanggan ay maikli lamang ang mga buhay ng masasama. At yun ay dapat nilang tandaan. Hindi namamayani ng tuloy-tuloy ang kasamaan na ipumapalit at natatapos ang kanilang kalakasan. Ito pa ang dinagdag ni Sofar, 12-19. Ang lasa ng kasamaan para sa kanya ay matamis. Nianamnam pa sa dila samantalang nasa bibig. Ito kanyang kasamaan na hindi niya maiwan. Kahit gusto man niyang iluwa ay di niya magagawa. Ngunit nang ito'y lunukin, dumaan sa lalamunan, ubod pala ng pait, lason sa katawan. Kayamanang kinamkam niya, kanya ngayong isusuka, palalabasin nga ng Diyos muna sa kanyang bituka. Ang nilunok na taong masama ay tulad ng kamandag, parang toklaw ng isang ahas na sa kanya ay papatay. Ang mga ilog at batis na siyang dinadaluyan ng pulot at gatas ay hindi na niya mamamasdan. Di rin niya papakinabangan lahat ng pinaghirapan, di siya malalasap ng naipong kayamanan. Sabagkat ang mahihirap ay inapi niya, kinamkam ang mga bahay na itinayo ng iba.
ang pinaggalingan ni Job ay hindi Israel, ngunit ang batas ng Diyos ay sumasakop sa kanila. Ang pagkakamkam ng mga pag-aari ng mahirap ay isa ring kasalanan sa Diyos. At ito ay hindi makakalimutan at babawiin sa Kanya. Lahat ng kayamanan niya makukuha sa mga mahihirap at inapi ay babawiin sa Kanya. Hindi niya ma-enjoy ng fully ang mga fruit of deceit, fruit of thievery, robbery. At yan ay mangyayari maski anong bansa, maski anong lahi, maski anong pangulo o hari. Problema, mayroong iba na gustong dayain ang Diyos at kala nila ay malalampasan nila yan. Ngunit ang mga yaman na hindi galing sa Diyos at kinuha sa pamagitan ng kasamaan ay mapait at hindi nagtatagal. Ito ay magiging dahilan din ng kanyang kamatayan, parang alakdan na lason, o kaya ikaw ay tinira sa likod at lumabas sa iyong tiyan ang pana na tumama sa iyo. Verse 20 ay, kanyang pagkagabahaman ay walang katapusan, walang makakaligtas sa kanyang kasakiman. Kapag siya ay kumakain, wala siyang itinitira, ngunit ang kasaganaan niya ay ngayon magwawakas na. Sa kanyang kasaganaan, daranas ng kagipitan, kanyang kagipitan, at siya'y darating sa patong-patong na kahirapan. Kumain ay siya'y magpakabusog, matingning galit ng Diyos sa kanya'y ibubuhos. So, usually, ang masama ay hindi nag-content sa kakaunti na nakuha niya. Gusto niyang kunin ang lahat, masama ang lahat, maranasan ang lahat. Ngunit hindi yun mangyayari dahil andyan ang Diyos na may hawak ng buong daigdig at siya ang nakakaalam ng tama at mali, ang hustisya na gumagalaw sa ating daigdig. Verse 24, makaligtas man siya sa tabak na bakal, palasong tanso naman ang sa kanya'y magbubukal. Kapag ito'y tinugla sa abdo niya ay tutusok. Kung makikita siya niya ito, manginginig siya sa takot. Madaming ganyang punghari ang tinamaan na miskin magtago ay naaabot din ng mga pana ng palaso na siya'y para itumba. Matinding kadiliman, verse 26, ang sa kanya'y naghihintay. Masusunog siya sa apoy na hindi namamatay. Wala rin matitira sa kanyang pamilya, pihahayag ng langit ang kasamaan ng taong ito. Laban sa kanya ang lupa'y magpapakatotoo. Lahat ng kayamanan niya ay sisirain sa galit ng Diyos. Ito ay tatangahin. Verse 29, ganito ang sasapitin ng lahat ng masasama. Kapasyahan ng Diyos sa kanila'y itinakda. Sa Ingles ay, this is the wicked man's portion from God, the heritage decreed for him by God. So, ang problema po ay miski dito sa Old Testament at sa sulat ni Job, ay nakikinita-kinita na nila ang impyerno na kung saan nila pagpupuntahan. Ang apoy na hindi namamatay. A fire not fanned will devour him. Was it is left in his tent will be consumed. Walang matitira sa kanyang pamilya, walang matitira sa kanyang kayamanan, sa kanyang kapangyarihan. Kung isipin nyo, ganun din nangyari kay Hitler na hindi nag-surrender, namatay, sinunog. At miski ang ibang mga diktator ay ganun din. Miski ganun ang mga hari, sila ay hahanapin katulad nila Saddam,
ni Libyan na tyrant na si Gaddafi at saka sa Iraq na si Saddam Hussein. Sila ay pinagbubugbog, hinila, pinatay ng mga tao. At ito daw ang kanilang heritage, kanilang portion. Sipin nyo, ang kanilang yaman ay kaparusan sa Diyos. Dapat nating matandaan ang mga bagay nito at do ito ay hindi angkop kay Job, ito ay angkop sa mga masasama. Sana po ay makatulong ang mga bagay na ito. Please don't forget, subscribe and share.